Okay, quick update tayo sa BTC. Ito, mabilis na update lang talaga to kasi wala tayong masyado pag-uusapan dito. So, meron tayong ano, meron tayong some sort of recovery din. Nagkaroon tayo ng some sort of rejection. Meron tayong pwedeng mabuong some sort of expanding wedge. Mapapansin natin, meron tayong 5 wave counts dito, potential. So, dalawa ang bilang natin dito actually. Meron tayong potential 5 wave counts na ganito. Possible din na meron tayong ABC correction dito, no? Meron tayong A wave, B wave, C wave. With C wave, meron tayong 5 wave counts din dito na potential. Hindi natin sure. Pwedeng ganyan, 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 no? Or pwedeng ganito rin ang itsura niyan. O baka ganito, or ganito, ganyan ang itsura, no? Hindi natin alam kung alin ang pinakatama doon, pero pare sila may potential 5 wave counts na ABC correction or yung impulsive move to the upside, no? So ang mga probabilities niya na kakalabasan, kung ABC correction na, ang ginagawa nitong galaw na to, meron tayong potential 1 2 3 4 5 or baka mas baka ano pa, no? Baka ito pa yan, ha. 1 2 3 4 5 then tsaka pa lang magpa-pump or magfa-fake breakout, sabihin natin some sort of fake breakout na ganyan, then magda-dump ulit. Potential, okay? So kung ganito ang structure ang kakalabasan, aabangan natin yung 0.5 ulit, no? 0.5, potentially mga banda dito yan, 0.5, or kung mas malalim na onte, baka dito pa sa 0.61. I-extend natin tong linyang to, potentially baka ganyan, no? Malalim na 5 waves, no? So possibility lang naman yun, hindi natin sure kasi pwede rin to maging ABCDE kung bullish tayo, no? Na ganito ang itsura. So kung meron tayo ano, no, meron naman tayong impulsive move dito. Meron tayong 1 2 3 4 5. Etong 3 tsaka 4, pababayaan muna natin to kasi hindi natin sure kung alin dito ang pinakatama. Kasi pwedeng ano to, no, pwedeng either ito na yung ayan, makita natin. Wala tayong exact na tamang target dito, pero possible siguro ba dito na kasi medyo malapit tayo sa 1.618, pero dito ni natin actually na hit. Hindi exact, no, pero possible na ganyan ang itsura. 1, 2, 3, 4, 5. Then, since meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dyan, may possibility na itong wave down na to, pwedeng A, B, C, D, E rin to. A, B, C, D, E. Then, magpa-pump para sa mas malaking wave. Meron pang mga iba pang klaseng probabilities yan. So, medyo marami-rami to, no? Ang alam lang natin, dapat babagsak tayo after natin dito sa mga area to. Yan, after dyan sa mga area to. Ay, yun lang ang alam natin. Dapat babagsak. Either bullish or bearish na move to the upside, na bullish, ABC correction na ganyan, possible. Or sabihin natin, ABC na to, tapos magdadump na ganito. Lahat sila nagsasabi, babagsak muna. Okay, babagsak muna. So, pwedeng bumagsak muna, then magpa-pump. Pwedeng ganun din. Kung mas malaking ABC na zigzag correction to na 5, 3, 5 na ganyan, babagsak pa rin naman to, pero dito sa mga area to, kailangan bumagsak muna bago tayo magpump, no? So, ang alam lang natin, dito sa mga area to, kailangan bumagsak tayo. Okay? So, ano pa ba? So, ganun na, kapag bullish, expect natin dito sa mga 41,100 or 4,500 area, pwedeng magpump afterwards, no? Makikita natin, meron tayong mga support dito. Meron tayong mga some sort of mga mini support dito, no? Yan, mga mini support. Pwedeng sa week lang rin to. Ganyan banda. Yan. Mga mini support. Andi dito rin yung parang range of support natin dati. Yan. Na binrake out natin. So, makaka-expect tayo dito banda ng medyo malakas-lakas na support ulit. Hindi natin sure kung mag-breakdown or mag-support, no? So, abang lang tayo. Okay? So last one, bago natin end yung video. Ay lang yung pinakakailangan natin abangan, no. Sa ngayon, ang alam natin most likely babagsak ang price, hindi natin sure kung gaano kalaki. Okay? So doon natin aabangan ng 41,100 area hanggang 4,500 area. Kapag bumagsak below doon, mas malalim na 'yon. Most likely baka bumagsak na 'to, no. Baka bumagsak na. Pero in case na magba-bounce tayo dito sa mga 41k area hanggang 4,500, baka ma-expect tayo ng isa pang push to the upside. At doon napapasok yung mga ano, yung probability na kung bullish move ba to, 1, 2, 3, 4, 5, or kung ABC correction lang to, ABC, tsaka pa lang magdadump, ganun ang kakalabasan, no? So, ito lang gusto ko pakita, no?
na meron tayong potential na malaking inverse, ah, hindi inverse, no, malaking head and shoulders pattern dito. So meron tayo dito, no, head and shoulders pattern dito na some sort of maliit na head and shoulders pattern. Kung babagsak man tayo dito, makapunta tayo ng mga area ng 31K hanggang 33K, no? Sa mga banda dito, 33K, mga area yan. So ang susunod na gagawin nito most likely, in case na ano, no, in case na mag-breakdown tayo dito, mag-breakdown tayo kapag naging ano tayo, no, naging super bearish tayo dito bigla, mag-aaron tayo ng 1, 2. So ito ang, ito bullish to, ah, bullish to. So kina-clarify ko lang. Meron tayong potential na ABC correction, then pump. Okay? Possible 'yon. Kung ano, kung ganito ang wave counts natin, no. So napag-usapan natin 'to, no, na 1 2 3. Then potential dito ang number 4 at meron pa tayong isa pang push to the upside. Okay? May possibility na ganoon na. Pero in case na hindi, at itong technical target na to eh nalagpasan ng C wave. So ang kakalabasan niyan, meron tayong malaking fibs dyan of some sort. Actually, kung 1 wave, 2 wave, 3, ito pala dapat, no? Ito of some sort. Sa retracement, meron tayo sa ano, 35K. Meron tayo dito sa mga area to sa 0.618. So, marami, no? Marami. O, meron din tayo sa 38K, no? Marami rin, no? Kasi kung ano to, kung ganito, ah. So, hindi natin sure kung 1, 2, 3 to, no? Hindi natin sure. So, pag-uusapan natin na may potential baka 3 to, pero parang malabo kasi medyo maliit to, maliit kumpara dito. Pero in case na third wave talaga siya, ang fourth wave dapat ang target niya 236, ito 236 at 382. So mapapansin natin ang 236 natin hindi na nasusuport masyado, okay? So ang pinaka next target niyan 0.382, which is yung isa sa mga target nating 38k. Okay? 38k, no? Pero ay nga, pag nagkaroon tayo ng medyo lower targets dito, medyo na-invalidate yung fourth wave natin. Medyo lang, ha, medyo. Pero possible pa rin maging bullish to. Kasi sa 0.5 at 0.618, favorite ng BTC to most likely. Okay, possible din na baka part pa lang to ng, ano, ng first, second, third. Ganun, hindi natin sure. Ganun lang, ingat lang tayo, no? So, ang kalabasan, ito ang mga primary targets most likely kapag babagsak tayo below ng 382, which is ano lang rin yun, no? Yung pag-usapan natin sa mga previous videos natin na, o kahapon lang actually, na meron tayong 38k, meron tayong 35k, at meron tayong 33k. Ito, no? Dito. So, exactly dun sa mga area ng mga importanteng fib retracements na ito, no? So, hindi ko rin actually pinalanin. Bigla ko dalang nakita na ganun. Iba yung pag-uusapan ko sana, eh. Pero, ayun nga, in case na bumagsak tayo below dito, makaka-expect tayo dito ng ano ng malaking head and shoulders pattern. So, ganito ang itsura niya most likely. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ganito ang unang wave pababa most likely. So, anong kasunod na ito? So, pinakita ko to, no? Na may possibility na magkaroon ng ABC correction na ganyan or pwedeng malaking ABC correction na ganito na flat, ganyan, flat. At ano mapapansin natin? So, every time pagkatapos ng 5 waves, dapat may ABC correction dyan. Okay? Dapat may ABC correction, ha? Mapapansin natin, nag-aaroon tayo ng itsura, ng ano tawag dito, ng some sort of pattern, structure, na mukha tayong merong head and shoulders pattern dito. So, most likely, ganito ang itsura niya, no? Meron tayong, di natin sure sa banda dito, ano, ang left shoulder. O sabihin natin, lalagyan lang natin sa gitna mamaya. So, ganito, ganyan. Tapos, ang C-wave, most likely, ganyan. Lagyan natin sa C-wave, lagyan natin dito, kung mario, sabihin natin sa gitna na lang banda, di natin sure, basta dyan na lang. No? Kung ganyan ang kakalabasan, hindi natin sure kung ganito talaga, ha, yung ilalim, ha. So, most likely, horizontal line lang ang lalapag natin dito, some sort, na ganyan. Kapag nakakita tayo ng ganitong structure, napakalaking bearish sign nito, no? So, kung titignan natin kung anong breakdown target nito, naabot tayo ng mga bandang 13K. So, last one, ano kaya meaning ng 13K? Saan kaya ito pupunta? So, 13K, no? Titignan natin, meron tayong 5 waves dito. 1, 2, napindot ko yung 3 kasama doon. 1, 2, 3, 4, 5. Then, meron tayong malaking ABC correction potential. ABC na hanggang 13K area.
ganyan siguro, potential. Paano kapag ganyan ang itsura, no? Titingnan natin sa fibs natin, kung magre-retrace to hanggang fifth wave pa, possible, mapapansin natin saan siya naglalanding sa 0.5 area, no? O dito sa mga area to, actually, meron na tayo dito, no? Meron tayong isa. Meron na rin tayo dito banda sa kung magte-13K tayo, no? Hindi siya exactly doon. Titingnan natin sa regular chart kung saan siya dederecho. Isa sa mga area ng final ano to, no? Final push down to yung 0.88 actually, no? So, dapat hindi na tayo babagsak below pa ng 11K, no? Kung magano tayo, magiging bullish tayo. Sa long term, no? Sa long term. Kasi most likely after neto, dapat magpo-push up na to. Medyo mababa ang probability na hindi tayo magpo-push up cup in case na bumagsak tayo na isa pang push to the downside dito, no? So kung dumating man na maglo-lower low pa tayo dito, ayun ang masasabi kong napaka-laking indication ng bull market or start ng bull market. Kung ganun ang gagawin, ha? Hindi natin sure. So ando dun siya sana sa mga idea na possible na mangyari. Pero yun nga, hanggat higher highs pa tayo dito sa 31K, eh bullish pa rin tayo dito, no, hanggang sa ngayon. Na baka may maliit lang na ABC correction dito tapos tutuloy na to the upside. So ayun lang ang gusto ko i-point out, no. Double check natin ng S&P 500. Ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. So ingat sa trades. Wala tayong trading idea. Meron ba ang trading idea? Wala. Meron tayo siguro yung ano yung tapos na to, most likely, no. Meron tayong expanding wedge dito. So most likely babagsak to. Pag naglower low to, makaka-expect tayo babagsak pa to ng hanggang 41,100. So ayun sa group update natin ng trades at GG's boys.